At simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng tatlong alagad ang natatagong kaluwalhatian ni Jesus na ganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagaman isang kisapmeta lamang ang karanasang ito, naging bukal ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng sarili nilang buhay. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak
at Apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila ay aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako ay hihimukin na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtag-gutom, sila ay binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa ay sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo.
Ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang niliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At marahil magandang tanungin yung ating sarili, tunay na nga ba tayong naghahanda? Tunay na bang naihanda ang ating mga puso para sariwain at ipagdiwang ang misteryo paskwal ng Panginoong Jesus, ng Poong Jesus Nazareno? Ilan ba sa atin dito ang humingi na ng tawad sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal? Ilan na ba sa atin dito na ay patuloy na nag-aayuno at nangingilin at kung naman ang maipon doon ay tinutulong sa mga kapatid nating kapuspalad? Ilan na ba sa atin dito ang tunay na naghahanda? Baka hindi natin namamalayan, tapos na ang Kwaresma, pumasok na tayo sa Semana Santa, nabuhay na muli ang Panginoon, baka hindi pa tayo tunay na handa. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang mga araw na ito, ang mga oras na ito, upang tunay nating maihanda ang ating mga puso. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, merong isang salitang halos paulit-ulit na lumalabas. At ano po itong salita na ito? Pagpapala. Biyaya. Kaya hayaan po ninyo na sa umagang ito, simulan ko po ang aking pagninilay
sa mga simpleng katanungan. Sino po sa inyo dito ang gustong kumain pero ayaw naman magluto? Meron ba nun? Yung kain lang ng kain pero ayaw naman magluto? No? Meron po ba sa inyo dito ang gustong magkapera pero ayaw naman maghanap buhay? Marami din ganyan, di ba? Sino po sa inyo dito, sa mga estudyante na nandito, sino po sa inyo dito ang gustong graduate pero ayaw naman mag-aral? Diba? Marami sa atin ang ganyan. Kain lang, pero ayoko magluto. Kain lang, pero ayoko maghugas ng pinggan. Mga kapatid, bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang pagninilay natin sa umagang ito? Dahil tandaan natin na sa bawat hirap, pagsubok na hinaharap natin, laging merong itong naghihintay na pagpapala. Sa bawat hirap, sa bawat sakripiso, sa bawat sakit na hinaharap natin sa ating buhay, laging merong naghihintay na pagpapala na nagmumula sa Diyos. Pero tandaan din natin, mga kapatid, na ang lahat ng pagpapala at lahat ng biyaya matatanggap lamang natin kung tayo ay humarap sa pagsubok at hirap. We can always interplay itong kasabihan na ito. In every cross that we carry, there is always a blessing awaiting for us. But in every blessing that we receive, we always have to carry our cross. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Abraham. At ano po yung kwento ni Abraham? Kinausap siya ng Panginoon. Kinausap siya ng Diyos. At napakalaking pagpapala na po yun, di ba? Nakausapin ka ng Diyos, malaking pagpapala po yun. At sabihin sa kanya na siya ang magiging ama ng lahat, he will be the father of all nations. Malaking pagpapala iyon. Pero anong sabi sa kanya ng Diyos? Kailangan mong iwan ang sarili mong lupa. At tandaan natin noong mga panahon na iyon, ang nagbibigay kahulugan sa kanilang buhay, ang kanilang lupa. Pinapaalis siya ng Diyos. Pinapaikot siya ng Diyos sa buong mundo. Pero tandaan din natin, mga kapatid, ilang taon na si Abraham noong mga panahon na ito? 75 years old. May edad na, mahirap nang maglakad. Pero sa bandang dulo ng ating unang pagbasa, sinabi dito na sumunod si Abraham. At yung pagsunod ni Abraham, nagbigay sa kanya ng tunay na pagpapala. Pero yung pagpapala, hindi niya nakamit ng mabilisan. Yung pagpapala, nakaranas siya ng hirap pagsasakripisyo. Di ba ganyan din ang kwento ng ating ebanghelyo? Sa ating ebanghelyo, napakinggan po natin ang kwento ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Nagliwanag ang kanyang mga mukha, ang kanyang mga damit ay puting-puti. Tila ipinakita sa kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan, kung sino nga ba talaga si Jesus na tunay na makapangyarihan, na tunay na Diyos. Pero tandaan natin, mga kapatid, na bago dumating sa yugto ng pagbabagong anyo ang Panginoon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos na magbabata ng hirap at mamamatay. Ganyan ipinakilala ng kanyang sarili ang poong Jesus Nazareno.
Pero mga kapatid, ganun pa man, yung kanyang pagbabagong anyo, pinalitan ng pag-ibig, yung takot na marahil nararanasan ng mga alagad, yung hirap na marahil mararanasan nila. Pero tandaan natin na ang kwento ni Jesus ay hindi natapos nung siya ay ipako sa krus. Ang kwento ni Jesus ay nagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Mula sa paghihirap, naranasan ang pagpapala. Kagabi ho, nung pinagninilayan ko to, isang imahin ho ang pumasok sa aking isipan. Alam niyo po kung ano? Ang imahin ng magulang. Meron bang mga magulang na nandito? Di ba maraming mga magulang nagsasakripisyo, nagtatrabaho para lamang may mapangtustos sa kanilang pamilya? Tingnan po natin ang kwento ng ating mga OFW. Meron po bang mga OFW? Marahil maraming nanonood sa atin sa live stream na nagtatrabaho sa ibang bansa sa mga oras na ito. Ano ang trabaho nila ng karamihan sa ating mga kababayan? Naglilinis sila ng banyo, nag-aalaga sila ng ibang bata na hindi naman nila kaano-ano. Naalala ko pa ho nung nasa parokya ako, isang araw may lumapit sa akin mag-ina. At ang sabi nung mag-ina, sabi nung nanay sa akin, "Father, kahapon po graduate yung anak ko. Yung anak ko ho magna cum laude." Tapos sabi sa akin nung anak, "Alam niyo, Father, hindi ko po nakasama yung nanay kong lumaki." Sabi ko, "Bakit naman?" "Dahil halos buong taon po o buong araw o buong oras na ako ay nag-aaral, ang nanay ko po ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho, nagsasakripisyo para lamang kami ay makatapos. Pero alam niyo po, Father," sabi sa akin, "kahapon po nung tinanggap ko po yung medalya at yung diploma ko, ibinigay ko kagad ito sa aking nanay." Pero alam niyo po kung anong sabi ng nanay sa akin, "Father, hindi lang naman ako ang nagsakripisyo. Parehas kami. Pero alam ko, Father, ng lahat ng sa aking pinaghirapan, lahat ng aking sakripisyo, may napuntahan. Dahil yung anak ko ay nakapagtapos." Sa mga anak na nandito, kailan nyo ba huling in-appreciate ang mga magulang ninyo? Kailan ba kayo huling nagpasalamat sa kanila? Marami silang sinasakripisyo. Marami silang ginagawa upang maging maayos ang ating kinabukasan at ang buhay. Para sa huli, ang lahat ay maging maganda. Mga kapatid, sa bawat hirap, sa bawat pasakit, hindi habang buhay nandyan tayo. Dahil laging may naghihintay sa atin na tunay na pagpapala. Laging may naghihintay sa atin na tunay na biyaya. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nahihirapan ka, nabibigatan ka, kung sa mga oras na ito, hindi mo alam kung ano ang gagawin, magtiwala ka at darating ang biyaya sa atin na nagmumula kay Poong Jesus Nazareno. Pero tandaan din natin
na sa bawat biyayang ating tinatanggap, kaakibat nito ay ang krus. Kaakibat nito ang pagsasakripisyo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, yan nawa ang ating ipanalangin kay Poong Jesus na Nazareno, na sa bawat pagtingin natin sa krus at pagbitbit sa krus ng ating buhay, nawa makita natin ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. At ang pagpapala na ito ay nagmumula lamang dahil sa pagmamahal ng ating Poong Jesus Nazareno. Patuloy tayong naghahanda. Patuloy tayong nagsasakripisyo. At tandaan natin na sa bawat pagsasakripisyo natin, ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, ang tunay na magbibigay sa atin ng pagpapala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalawang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng magbuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon, naririnig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos Amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang minamahal. Mapagtantunawa nating tayo rin kanyang iniibig habang ating idinadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nililikhat ipinatutupad. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap. Maging mabuting tulad mo silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin
ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Pakinggan mo ang iyong mga minamahal, Ama. Ilapit mo pa kaming lalo sa iyong puso upang kami ring matutong umibig katulad ng iyong pag-ibig sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumawag po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minamuli, mauuwi.
Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay sa pag-iwan ng sino man sa tubig na aking bigay. Di na muli mauuha bakit ito ay bubukan sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtas ang sino pa ba ang aking katatakutan. Ang Panginoon naman ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muli ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikadalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag ng bagong anyo ng iyong anak,
ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, araw mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,